So, yung most popular and most viewed video namin by far is yung top 5 Pinoy PC build mistakes na video. So, it sits at around 900,000 views. Ang dami na nangyari ever since. That was 2 years ago. And it's about time na we make a sequel of that. I'm Rocky the Programmer and this is the top 5 Pinoy PC build mistakes of 2023. Sawa ka na ba sa unactivated Windows mo? Well, lucky you! Pinakabago mula sa cdkeyoffer.com. Windows 10 and Windows 11 activation codes. Legit, safe, at pinakamura. Madali lang umorder. Hanapin ang Windows version na gusto mo. Piliin ang preferred patent method. Wala pang 5 minutes, nagsisigi ka na para sa Windows mo. Marami na kaming natulungan. Dati, sad and depressed ako. But now, I found the love of my life. Dati, aimless and walang purpose ang life ko. But now, I'm a world-class Zumba instructor. So, web developer ako and content creator for a YouTube channel. And ngayon, ganun pa rin ako pero activated na yung Windows ko. Kaya ako naghahanap ka ng legit, mura, at original software. Check out cdkoffer.com. Check out cdkoffer.com. Check out cdkoffer.com. So yung main thing na nagbago ever since that video is yung general na know-how and knowledge ng mga tao. Nag-increase siya dramatically. Between yung pagiging stuck natin working from home and biglang kailangan lahat magkaroon ng PC, and also yung mga freely available na materials and resources tulad nitong mga YouTube content, mga websites, articles about PC building itself. Hindi na limited yung pagiging maalam sa computer dun lang sa mga PC enthusiasts. Kahit yung mga PC noobs, marami na rin silang alam. So, while that is a really good thing, that also brings upon yung mga bagong problems. And yung problem or mistake number one is yung ating over-obsession sa bottlenecks. So, bottlenecks, essentially, it's the phenomenon where a component is held back by a slower component. So, ang kadalasan dito is yung combination ng GPU and CPU. So, sila yung parang naglalaban between kung ano yung bottleneck sa kanila. In an ideal system, lahat ng components mo mabilis and lahat sila in sync. So, walang naghihintay. Kung kailangan ng GPU mag-render, mag-render siya freely. Lahat sila sabay-sabay na may access dun sa resources. So, yung bottleneck, nangyayari yun kapag may isang mabagal dun sa system. So, for example, yung CPU mo, mabagal, walang kwenta yung bilis ng GPU mo kasi nagsisit lang siya idly waiting for the CPU to be done with its process. So, mag-manifest ito into slower frames, mas sluggish yung gameplay, for example, or mas mabagal yung render time. So, that's a very valid na concern na syempre, hindi mo naman gusto bumili ng, for example, GPU na mahal, tapos held back lang siya nung CPU mo na existing. Ayaw mo naman syempre magsayang lang ng pera dun. The problem is, sometimes nabibigyan natin ng masyadong malaking value yung bottlenecks. Sometimes gusto natin na totally walang bottlenecks. Dun sa example kanina, that's an ideal and theoretical na system. Walang ganong system na nag-i-exist. Laging mayroong bottleneck. It's not the amount or it's not the presence of the bottleneck na you should be concerned about, but rather yung degree ng bottleneck. So, to avoid that mistake, imbis na magbe-build ka around bottlenecks lang or yung presence nun, titingnan mo rin syempre yung performance. So, isang example nito is yung system ko. I have a 4070 Ti paired with a 5600X. So, kahit hindi natin i-test yun, alam natin na sobrang laking bottleneck ng 5600X for the 4070 Ti. And even dun sa reviews natin, nung pinair natin yung 4070 Ti sa isang 3900K, lumabas na sa ibang games 80 FPS yung nagmi-miss out ako by using yung 5600X lang. So, yes, malaking-malaki yung bottleneck niya. However, if we look at the performance, even at 1440p with all the AAA games, lahat sila max settings, ultra settings, hindi ako mumababa ng 100 FPS. The question is, mayroon bang bottleneck and heavy ba yung bottlenecks? Yes. Question number 2 is, pangit ba yung performance and nagsisisi ba ako dun sa pagbili ko ng 4070 Ti? No. Magandang-maganda pa rin yung performance niya for the purpose na gusto kong gawin dun sa PC. So even with the bottlenecks, okay pa rin siya. Hindi bottlenecks lang yung dapat mong iniisip. So look at the performance still if you're making an upgrade or you're building a PC
for the specific use na you need for that machine. So, mistake number two is overemphasis sa future-proofing. Yung future-proofing, dalawa lang yan. It's either bumibili ka ng mas mataas na PC part in preparation for a future game, or bumibili ka ng overspec na components in preparation for a future na upgrade. So, kita na natin agad yung key dun. Pareho silang future and non-existing pa na use cases. So, example, Meet Kent, isa siyang bagong customer ng Hardware Sugar. Sabi niya, gusto niya nang bumili ng bagong PC para palitan yung 15-year-old niyang PC na. So, sabi niya, siyempre, tatanong namin kung ano yung budget and ano yung use case. So, sinabi niya sa amin yung budget and also sinabi niya rin na lalaro siya ng Genshin Impact, gusto niya manood ng 4K videos. So, siyempre, kami naman, bibigay namin yung recommendation namin. But then, he interrupts us and said na pwede bang itong GPU na to? Pwede bang itong PSU na to na wattage? Kasi baka mag-upgrade ako later. Pwede bang itong CPU na to? So on and so forth. I think you know where this is going. Kasi pagdating nung bill, nagulat siya na sobrang mahal. Way beyond dun sa budget niya. And so he ends up being mad at us. Inisip niya na scam yun and then umalis siya na hindi siya nakabili ng PC. So while yung future-proofing, that's one of the advantages ng PC versus yung consoles or laptops. Kasi yung console and laptops, stuck sila dun sa hardware kung ano yung nandun sa kanila. Whereas yung sa atin, pwede tayo mag-upgrade later to suit yung mga mas mataas na requirements. However, yung mistake na pumapasok dito is number one, ina-underestimate natin yung cost ng future-proofing. Number two, in-overrate din natin yung importance ng future-proofing. Most likely, hindi mo kailangan mag-future-proof, ikaw. For your use case, most likely, hindi mo kailangan maging aware or maging conscious dun sa mga bagong platforms, dun sa PCIe Gen 5, dun sa DLSS 3, hindi mo kailangan dun. Karamihan sa atin, happy na and masaserve well na ng mga PC na while hindi sobrang malakas yung specs and hindi masyadong bago in terms of generation, it's serviceable and matatawid na tayo sa lahat ng gusto natin na games. So to avoid this mistake, when you're upgrading or when you're building a PC, ang main na focus mo would be yung performance pa rin and yung use case mo. The most na you could do to future-proof your system is make sure, for example, you're building a brand new PC, make sure na nandun ka na sa pinakabagong platform. For AMD, it's yung 7000 series na CPUs. For Intel, yung 13th gen or yung 700 series na chipsets. So, isa pang pangat sa future-proofing is you're dealing with the future. It's something that we still don't know. So, for example, yung 3070 Ti back then, that was a sort of future-proof na GPU. Pero with the bagong nagre-release na AAA games, we're seeing na kailangan nila ng VRAM na mas mataas sa 8GB. Yung mga nag-future-proof noon, suddenly hindi na viable yung 3070 Ti. Sorry, Jay. So yun nga yun, yun yung parang futility ng future-proofing. Kasi hindi naman talaga natin alam kung ano yung mag-hold sa future. So mistake number three is buying into the hype. I'm pretty sure na na-experience yun na itong scenario na to. Oh yun bro, na-send ko na sa'yo yung nirecommend nung Hardware Sugar ba yun? Oo, nakuha ko yung list. Oo. Pang 1080p na gaming lang naman, so papacheck ko lang sa'yo kung maganda ba yung na-recommend nila. Alam mo, sa totoo lang, walang alam yung shop na yan. Saan mo ba nahanap yan? Oh, nakita ko sila kasi sa YouTube. Nahanap mo sa YouTube? Ba't ka tumitingin sa YouTube? Pucha, alam mo yung mga tao dyan eh. YouTube. Una, yung CPU, 5800X3D. Eh, may bagong generation na ngayon, 7950X3D. Tapos yung DDR4, yun nga, previous gen na yan. Grabe naman. May DDR5 na. DDR5? Sabi nila kasi wala naman masyadong... Tagal na may DDR5! So, DDR5 tayo, 32GB, minimum na natin, mga 6,000, mga ganyan, megahertz. Tapos GPU 3080, pinaka-latest 4090. Okay. Sige, sulat mo yan ha. Pati yung PSU, mali. Naka 7950X3D na tayo, 4090, at least kailangan 1200W PSU, 80+ Platinum, tsaka PCIe 5 or ATX3. Oh. So, okay yung mga specs na yan ha. Sige, okay. Balitaan mo ako kung alam ba nila yung ano, yung kunikwento mo. Baka naman dami-dami mong sinasabi na specs tapos hinahanap lang nila sa internet. Oh, yung mga YouTuber na yan, wala namang alam talaga yung mga hype na yan eh.
So medyo related pa rin siya dun sa future proofing na mistake kanina. However, itong mistake na ito stems upon the fact na medyo nagpapaloko tayo masyado or nagpapadala tayo masyado dun sa marketing ng mga manufacturers. Dun sa example natin kanina, gustong-gusto niya pinakabago and pinakalatest and pinakakating edge na technology yung dapat nasa PC mo. Or else, hindi yun PC. Basura yung PC na yun para sa kanila and kailangan latest na latest yung ilalagay mo dun sa PC mo. While, of course, it's very exciting to adopt itong mga technologies na ito, most likely, hindi mo kailangan nung latest. Just because there's a new generation incoming, some people just want to have it. And for some reason, biglang hindi na viable or biglang nagiging basura yung performance nung past na generation. Or for some reason, bumababa yung performance niya. 5800X3D is still a 5800X3D. Ganun pa rin yung performance niya. It's still a good gaming CPU kahit meron ng bago. And just because meron ng bago and mas better, it doesn't mean na magically bumababa yung performance ng 5800X3D. No. Ganun pa rin siya, it's a cheaper na option actually na sometimes mas nire-recommend namin as an upgrade kesa magpapalit ka pa ng bagong platform. So to avoid this mistake, very easy lang, huwag ka lang masyadong magpadala dun sa hype. It doesn't always mean na yung shiny new thing would be the best thing. It might be the best, but it doesn't mean na yun lang yung only option mo. So mistake number 4 is unreasonable brand loyalty. Kahit yung kabaligtaran nito, very valid din, unreasonable brand hatred. Sometimes we pick and ine-evaluate natin yung merits ng components not based dun sa kung ano yung performance nila, but rather dun sa brand nila. Kaya makikita natin na mayroong mga Team Red versus Team Green. Kesyo Nvidia is the only GPU na dapat bilhin. Kesyo yung AMD, ang pangit ng mga drivers. Minsan, masyadong mainit yung Intel. And marami pang iba, hindi lang dun sa mga main component manufacturers. Kahit dun sa iba-ibang brands din. For example, yung NZXT. I've been a talagang hater ng NZXT for such a long time. Kasi yung case nila na H510, it's a very pointless and expensive na case na ang napakainit and ang pangit ng build kasi naka-ilang builds na rin ako dun sa case na yon. Pero ever since, ang dami nang nilabas ng NZXT na talagang magagandang case. Yung H5 Flow, yung H9 nila, napakaganda ngayon. And just because nag-release sila ng pangit na component dati, it doesn't mean na lahat ng products nila basura. And sometimes, we ini-equate natin nga yung pangit or like yung first impression natin and magsistick na yun dun sa brand. Isang mga example is, yun nga, yung AMD, yung 5000 series nila na GPU, sobrang pangit ng mga drivers. But ever since, yung 6000 series and ngayon yung 7000 series nila na GPU, very smooth yung performance. Most of the time, they're the cheaper alternative. Minsan, mas maganda pa rin sila dun sa equivalent nila na Nvidia counterpart. Just because pangit yung 5000 series, it shouldn't stay like that. Or yung perception natin shouldn't stay dun sa pangit nila na performance. So yung kabaligtaran nito, yung positive naman, ganun din. So for a very long time, ang taas or ang grabe yung dominance ng AMD CPUs, especially with yung 5000 series nila. Tapos ang pangit nung performance nung counterpart nila na Intel generation. But now, yung 13th gen na Intel, sobrang ganda. Kadalasan, dun sa line ng 13th gen ngayon, sila yung best na CPUs for price na in-offer nila. And marami pang iba. For example, yung MSI, yung MagCore scandal nila, yung Gigabyte, yung mga sumasabog nila na mga PSUs. Although it's very unfortunate na ang pangit ng mga certain instances na yon, but ever since, ang gaganda pa rin nung iba nilang products. Hindi sila dapat ma-define nung pangit na experience na yon. So to avoid this mistake, be loyal to yourself. Huwag kang maging loyal dun sa brand. Tignan mo pa rin yung mga reviews, tignan mo pa rin yung consensus dun sa reliability ng component o sa performance niya. And don't just blindly buy in or mag-hate dun sa isang component just because it's made by a specific brand. So fifth and final mistake is taking the PC Master Race too seriously.
So ito hindi to masyadong tungkol dun sa build, although it does influence yung ating buying and recommending choices. Pero sometimes yung pagiging PC master race natin, sineseryoso natin to the point na may mga certain amounts lang or certain specs lang na acceptable sa atin. So for example, kailangan talagang napakamahal, talagang post 100k yung build mo, kailangan lahat naka-ROG, kailangan well-known na brand. If it fails yung standard na yon, hindi PC yan, basura yan, wala kang kwenta sa person. Sometimes pinapersonal natin yung mga brand choices or yung mga component choices ng mga kasama natin doon sa PC hobby. And not only is that super elitist and super pointless, that's also sometimes factually wrong. Kasi for example, yung Deepcool, hindi siya sikat in terms of kapag iniisip mo yung mga high-end na parts, but it's a very solid na brand sa lahat ng ino-offer nila na components. Sometimes we see, ako medyo guilty ako dito, for example, yung Dark Flash, yung ano yun, may YGT pa, yung ID Cooling, Montec, ganun. Pag nakikita natin yun, sinasabi natin, hindi, pangit yan, wag mo nang ano yun yan. And the only reason kung bakit ganun tayo, yun, wala naman tayong experience building that, hindi pa natin nakikita yung reviews. The only reason we disregard those brands is mura sila. For some reason, sometimes na-equate natin yung price equals performance. Most of the time, that's true. Na of course, yung pinakamataas na GPU ngayon, 4090, mahal siya. But that isn't always true. Kahit kailan hindi magandang metric, overall performance, yung cost ng PC mo. And that's not something to be proud of. Ito yung parang pinaka-point itong mistake na to eh. Sometimes we dehumanize yung mga tao na una, hindi masyadong maalam sa PC and also hindi masyadong privileged enough para makabili ng mga dream PCs natin. We forget na lahat tayo magkakaiba tayo ng struggles. So ikaw pwedeng malaki yung sweldo mo and wala kang masyadong responsibility, so you can buy yung mga lahat ng gusto mong parts na mahal, and hindi lahat ng tao ganun. So siguro to avoid this mistake na lang, don't be an asshole. Be happy with what you have. If you can afford yung mga mamahalin na GPU, mga CPU, be happy with it. But also have a better worldview and have a better awareness dun sa mga condition and dun sa mga sitwasyon ng mga tao sa atin. And also, wag mong i-equate yung cost ng isang component dun sa performance niya. It's never about the cost. It's about yung performance. So that's it, 5 mistakes you should avoid. Very easy to avoid lang siya, and doon sa bandang dulo naging philosophical tayo. Pero yun, we hope na you learned something and thank you for watching. If you like this video, hit like, subscribe, visit nyo yung website namin, hwsugar.ph, visit nyo rin yung Discord namin, FB page, then yung IG. See you on next video. Bye!